What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin dahil nagkaroon na po ng announcement si WCoin na kung saan malalaman natin na 100% na po na confirm na magkakaroon po ng value yung kanilang token at syempre magkakaroon sila ng announcement dyan regarding nga po sa date ng kanilang listing ng token na kung saan syempre pwede na tayo makapag-withdraw at makapag-cash out kapag na-list na po yung token ni WCoin, okay? And also, aside from that ay naganap na po kahapon October 27 yung airdrop snapshot na kung saan dun po kinocompute or kinakalculate yung mismong number of tokens na marireceive ng kada players na naglaro ng mismong game na ito. At syempre, before tayo mag-start ay congratulations po muna sa dalawang nanalo ng libreng GCash. Nandyan po yan. Maraming salamat po sa walang sawang pag-aabang, pagsuporta at palaging panonood sa mga contents and videos na ina-upload ko. Thank you po sa inyo lahat at ngayon, simulan na po natin, okay? So dito guys, sa kanilang Telegram channel, may kita nyo na natapos na po yung kanilang airdrop snapshot at malalaman na po natin dito kung kailan nga ba gaganapin yung kanilang listing dahil magkaiba po yung TGE o yung per airdrop nila and also yung mismong listing na kung saan syempre yung value ng token ay magkakaroon na po, diba? And also dito guys, basahin lang natin, mates, the snapshot is here to ensure the fair airdrop distribution based on true engagement, not just early access or balances. Meron kasi dyan guys, may mga nauna dito pero hindi naman ganun ka-active maglaro. So hindi daw 'yon, 'di ba? Para maging fair sa lahat, kung sino talaga 'yung nag-grind ay ayun po 'yung mabibigyan ng magandang pa-airdrop distribution, okay? So dito, this snapshot is key to upgrading our reward system and recalculating balances for upcoming update, aligning rewards with true activity, ineligible for inactive accounts, cheaters, and bots. Okay, yung snapshot pala ay ginawa siya, syempre, para yung mga true activities, for example, talagang nag-o-open ka, nagla-login ka, nagki-claim ka, at syempre gumagawa ka ng mga tasks, nag-i-stake ka, nag-upgrade ka ng activities at marami pang iba. So dito guys, ina-avoid yung syempre yung mga hindi na masyado naglalaro, inactive accounts, yung mga cheaters, hindi naman mawawala yan. Syempre yung mga bots din na kung saan gumawa lang ng maraming account, 'di ba, for invites at marami pang iba. So ayun pala yung ginanap na airdrop snapshot is yung role noon ay para maiwasan yung mga gaytong bagay. And also, dito na po natin malalaman kung kailan nga ba gaganapin yung kanilang pa-listing. Di ba magkakaroon na ng value yung token na ma-receive natin, syempre kapag eligible tayo sa kanilang pa-airdrop, okay? So we are working hard to make sure no one is left out, avoiding dust. Diba? Alam naman natin, maraming crypto projects yung nagdaan na halos lahat talaga, majority is dust, diba? And the mistakes of the other projects, yan. This is a big step toward the December listing designed to reward real activity and set us apart from the rest. Okay, so dito guys, confirm December na po yung mismong gaganapin na listing, which is next month yon dahil nga patapos naman na yung October. So November, pwede pa tayong humabol at mag-grind pa. Kaya for sure, yung mga nag-grind dito para sa airdrop snapshot, maganda yung distribution ng airdrop sa inyo yung token dahil nga syempre, meron ng unang snapshot na naganap at sa December, magkakaroon na po ng value yan, okay? As ito guys, makikita natin dito, ayan, snapshot is here. Yeah, mining continues until the final phase, so stay strong. You have a month to go to join this incredible airdrop journey, okay? So dito guys, tingnan natin. So dito kasi sa akin, ang ginawa ko nung nabasa ko yun guys, na December pa yung listing, ang una kong ginawa ay in-stake ko lahat ng aking coin balance. Kung makikita nyo, 75%, yan, meron tayong tatlo dito na naka 14 days yan dahil pwede pa tayong humabol sa staking para mas dumami yung ating coin balance. Syempre, ayun yung pinaka-role talaga niya na palakihin natin yan. At the same time, pwede nating magamit yan. And don't forget guys ha, yung task natin dito, may bago dyan, which is yung OKX wallet. I-connect nyo lang po para 100,000 coins yan. And also, OKX wallet page, follow nyo lang and join kayo sa kanilang channel. Sayang naman yan. And nandito yung mga active na pwede nyo gawin. So kung hindi kayo nagtatap guys, malaki-laki din yung bigayan doon sa pag-tap dito sa mismong yan, okay? So may kita nyo, ang laki ng bigay dito guys, oh, yan ah. So meron dito ang 80,000 kapag naka 25,000 times ka, okay? So dito guys, yung mga completed tasks, yan. So at least 10 days, di ba, nung nakaraan,
Yan, para maging eligible ka. Pero dito guys, for sure magkakaroon pa daw ng 1 month extension for the listing. Maganda naman yun guys. Ang good news lang is 100% confirmed na, na kung saan magkakaroon na po ng value yung mismong tokens ni Coin Coin W Coin. Dahil nga, di ba, ay naman talaga yung pinaka hinihintay natin sa kada project na nilalaro natin, na kahit kasi ilang tokens yung ma-receive mo, as long na walang listing, wala po yung kwenta. Ibig sabihin, wala yung value. Okay, so ang pinakamaganda, mag-announce sila ng airdrop at the same time yung listing, which is ginawa na po ni WCoin. So meron pa tayong isang buwan kahit papaano para makapag-grind pa, makapaglaro pa dito. At syempre, sundin natin yung mga eligibility criteria para syempre mag-qualify tayo for the upcoming airdrop. Okay? So again guys, maraming salamat sa panonood and congratulations po sa nanalo ng dalawang winners natin na nanalo ng GCash or Gaspi. Depende po yan sa gusto nyong i-claim, dahil nga sabi ko sa inyo, as much as possible ay makahelp po ko in a simple way na kung saan na-appreciate ko naman yung pagsuporta, palaging yung panonood ninyo, palagi kayo nakaabang. Maraming salamat sa inyo. At marami pa tayong projects guys na alam nyo na naka-line up para i-content natin. Pero guys ha, kung mapapansin nyo, hindi lahat ng airdrop projects or crypto projects ay pini-feature natin dito. Dahil nga, kapag ako kasi guys, gusto ko yung project before ko siya i-promote dito or i-feature dito. Dahil sabi ko nga sa inyo, maraming projects na dust lang. Ibig sabihin guys, halos pare-parehas na ng mga features with other projects na ginaya lang, tapos 'di ba parang walang patutunguhan yung project. So it doesn't mean guys na project siya ay i-feature natin siya dito. As much as possible is maganda yung project na ma-feature natin at nakikitaan natin ang potential para kahit papaano maganda yung makuha natin. Sabi ko sa inyo guys, pwede naman kayo mag-try as much as possible ng marami, kasi more chances, 'di ba, mas maganda yung mismong makuha natin doon, kasi nga hindi naman natin lahat alam kung ano, papaldo or papaldog yung isang project. Okay, so mas maraming projects, mas malaki yung chance. Okay, again guys, maraming salamat sa panonood and peace, one love.